Ang galing niya lumapit sa mga tao, ang galing niya lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo, tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa peso, sino tinutulungan ninyo? Mga may init na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na ano? Na para sa bayan naman, puro sarili. Pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan. Yung may hirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manileño, eh sino pa nga ba, kundi si Batang Maynila Toits. Alright, good morning sa inyo lahat mga kababayan, Batang Maynila Toys. Pag-usapan natin itong nasa ating screen. Ayan po sa ating screen mga kababayan, si dating Negros Oriental Representative Arnul Potebes Jr. Ayan po yung pangalawa po, kapag nakaharap po tayo sa ating screen, pangalawa po, ito po nga kalbo mga kababayan. Ayan po, si dating Negros Oriental Representative Arnul Potebes Jr. Ang nangyari dyan mga kababayan, siya po ay pinoposasan. Pinopososan po siya ng mga taga Timor-Leste matapos ang panandaliang paglabas sa kulungan dyan po sa bansang nabanggit. So 30 minutes na kalaya, tapos yan nangyari, picture-picture sila ni ano, ni Atty. Topacio. Tapos after 30 minutes, ibinalik muli. Kasi yun po yung ano eh, meron po kasing ano, parang ganun po yung proseso dyan po sa Timor-Leste para malipat po siya dito po sa ano, sa pulis. Kasi meron pong gagawing extradition na ano man tawag doon, extradition na process. Parang ganoon, merong mangyayaring hearing mga kababayan tukol po sa extradition ni Arnul Potebes Jr. pabalik dito sa bansang Pilipinas. So pakinggan natin mga kababayan itong balita ng TV Patrol. So, maririnig nyo lang po yung video, yung audio habang nakikita natin itong litratong ito, hindi natin papakita yung ano, guys ha. Kasi baka maka-copyright tayo, mahirap na. Okay, so ito, pakinggan natin, ano ba talaga nangyari dyan sa Timor-Leste? Pinalaya, tapos biglang ibinalik agad. Sa larawang itong isinapubliko ng Department of Justice, kitang pinoposasa ng mga pulis ng Timor-Leste si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. Ayon sa DOJ, patuloy pa rin ang extradition proceedings kay Teves sa Timor-Leste. Akusado ang dating mambabata sa Pilipinas sa patong-patong na kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Kaugnay ito ng pamamaril noong March 4, 2023 na ikinasawi ni Negros Oriental Governor Roel De Gamo at siyam na iba pa. Kumpiyansa ang DOJ na magiging matagumpay ang extradition request ng Pilipinas kay Teves. Dagdag pa rito, maaari pa rin i-deport ang dating kongresista depende sa direksyong ginawa ng gobyerno ng Timor-Leste sa pakikipag-ugnayan sa Pilipinas. Pinasinungalingan din ng DOJ ang sinabi ng abogado ni Teves na si Atty. Ferdinand Topacio nitong Lunes. Anila, misleading, irresponsable at insulto ito sa Timor-Leste at sa Pilipinas. Hindi siya pinalaya lamang kasi pagkalaya sa kanya, kaagad-agad ay naaresto naman siya. Okay. At ngayon ay nakadetain siya with the Timor-Leste Police. Sa isang pahayag, sinabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na inaasahan niya ang agarang pagbabalik ni Teves sa bansa para harapin ang mga kaso niya. Kahapon, inilabas ni Atty. Ferdinand Topacio ang larawan ni Teves na may caption na released from preventive detention ang dating kongresista. Ngayong araw naman, sinabi ni Topacio na pinalabas ng kulungan si Teves dahil sa writ of habeas corpus. Sinabi po nung korte na yon na illegal yung pagdidetain kay Congressman Teves dahil may mga flaws o may pagkukulang ang pamahalaan ng Pilipinas sa paggawa ng extradition request. Tumanggi naman si Topacio na sabihing re-arrested si Teves. Anya, ibinalik lang siya sa kustodiya ng korte para sa extradition proceedings. Ayon kay Topacio, nakatakda siyang tumestigo para kay Teves kasama si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo at dating Commission on Human Rights Commissioner Willem Soriano. For the people at the DOJ at the moment, we are doing our best for our client and we are confident that the rule of law will prevail sapagkat napaka-higpit po ng Timor-Leste pagdating sa human rights violations because of their historical experience during their birth as a nation. Sa mga Facebook post naman ng byuda ni Governor De Gamo na si Pamplona Mayor Janice De Gamo, in-enjoy umano ni Teves ang mahigit 30 minuto niyang kalayaan.
at ginamit ito para sa photo op para umano lituhin ang publiko. Parehong nirerespeto ng kampo ni Tevez at ng DOJ ang mga proseso sa Timor-Leste, pero magkaiba siyempre ng hangarin. Gustong mapalaya muli ni Tevez habang naghihintay naman ng ustisya ang mga biktima at kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Alright, so yan mga kababayan yung nangyari niya sa Timor-Leste. So from prison pala, so meron silang rule o mga procedure na inilabas siya sa kulungan kasi ibabalik siya sa pangangalaga ng korte para po sa extradition proceedings. So ganun lang po 'yan nangyari. So 30 minutes na kalaya itong si Tevez at naglabas-labas na ng litrato itong si Attorney Topacio sa itong kanyang kliyente na sabi nga ni Clavano fake news at kasiraan, parang sinisiraan pa niya itong gobyerno ng Pilipinas kasi kaya nga daw nakalaya dahil nga palpak ang pagsampa ng kaso ng Pilipinas para sa extradition request ng ating bansa o ng DOJ. So yun mga kababayan yung nangyari. At ito, gusto ko lang ipakita sa inyo dito sa ating screen mga kababayan. Itong ipinost ng Presidential Communications Office. So suportado ng gobyerno ni Presidente Marcos itong nangyari kay Tevez dyan po sa Timor-Leste. Kaya naman itong statement from Department of Justice ay kanilang ipinost sa kanilang page sa PCO. Alright, so basahin ko lang mga kababayan, basahin natin ang statement ng DOJ tungkol doon sa nangyari. Alright, so the Department of Justice of the Philippines firmly acknowledges itong decisive actions na ginawa ng gobyerno at law enforcement ng authorities ng Timor-Leste dyan sa recent re-arrest. 30 minutes. 30 minutes pinalaya. Tapos in-arresto uli mga kababayan. At least lumaya. At least lumaya. Hindi tuloy-tuloy nakakulong. Grabe no, 30 minutes. Nag-picture-picture lang sila. Halika, halika, balik ka dito. Magkalalayo, 30 minutes lang yan, balik ka rito. Pinusasan uli. Ito nga re-arrest ni former Congressman Alonopor Tevez Jr., Mr. Tevez. Isang designated terrorist at fugitive from justice ay naharap sa grave charges including multiple murder. This apprehension, ito raw ay pivotal moment sa relentless pursuit for justice ng gobyerno ng Pilipinas. Masabi ni Jesus Crispin Boyeng Remulla, sila ay nagpapasalamat with deepest gratitude to the government of Timor-Leste dahil sa kanilang unwavering cooperation. Itong pagkakahuling muli ay nagpapatunay ng kanilang matibay na partnership underscores the robust... iba to ah. Baka ibang robust ang iniisip nyo ah. Hindi ito yung ina-advertise o pinopromote ni Tulpo ah. Itong robust for men. Hindi po. Ang ibig sabihin po niyan, matibay po itong partnership ng dalawang nasyon. Ito pang Pilipinas at ang Timor-Leste. At ang collective commitment na to eradicate impunity regardless of one social status or influence. So sabi ni Boyeng Remulla, natutuwa siya sa nangyari dahil wala nga na, hindi, kumbaga hindi pa lakasan ang nangyari, hindi porke mayaman ka, mapera ka, congressman ka, malakas ka sa gobyerno. Hindi, kasi sa Timor-Leste, narinig nga natin kay Atty. Topacio, napakahigpit ng Timor-Leste. So, itong Department of Justice reaffirms na itong action daw ng DOJ ay grounded sa unyielding quest for justice for the victims na itong violent brazen acts ng pagpatay. Itong naramdamang hirap, paghihirap, pain and suffering of the victims' families ay hindi po natin nakakalimutan. At ito ang ating solemn duty na siguraduhin ng lahat ng responsable ay managot sa batas.
Ayon pa rin kay Remulla, sinisigurado niya ng publiko at ang international community ay magiging stricto sa lahat ng legal procedures. Lalo-lalo na dito kay Mr. Tevez, human rights will be respected throughout this process. However, we must also emphasize the relentless pursuit for justice for the victims and their families na matagal lang naghihintay ng na managot itong may kagagawan. Ang nangyari po dyan kay unang-una Governor Digamo maging doon sa mga nadamay ng mga sibilyan. Any attempts to destabilize the relationship between our nations or undermine justice ay hindi po yan itotolerate. Sabi ng DOJ, itong kanilang ahensya unequivocally declares na wala daw place for impunity in our society. The rule of law applies to all without exception. At sila, itong DOJ, ay nag-anticipate sa swift return ni Mr. Tevez dito sa Pilipinas. Yon. Ito po yung actually mga kababayan, ito yung pinakahihintay natin ang maibalik si Mr. Tevez dito sa Pilipinas and stand resolute in ensuring that justice is served. No, kasi pagbalik sa Pilipinas, so dito na siya lilitisin. We look forward to Mr. Tevez facing the charges against him in a court of law and not anyone or anywhere else. Sabi ni Remulla, let this serve as a clear and unequivocal message. The Philippines remains steadfast in pursuit of justice and we will continue to uphold the principles of accountability and the rule of law. So yan mga kababayan. So hindi po totoo ang balita na pinalaya po si o laya na si Tevez katulad nitong lumalabas sa literato na nakikita natin sa ating screen. Totoo pong pinalaya siya pero 30 minutes lang po. Pinatikim lang na masarap na ihip ng hangin at nag-photo ops, picture-picture sila. Para nga linlangin daw itong mga tao na nakalaya na siya wherein ang totoo hindi. After 30 minutes, pinusasan, ibinalik sa pangangalaga ng korte at dadaan po sa proseso ng extradition proceedings, mga kababayan. At itong DOJ, ang gobyerno ng Pilipinas ay umaasa na ibabalik na o makakabalik si Tevez dito sa Pilipinas upang harapin itong mga kasong isinampa laban sa kanya. So yun po yung update ha. Huwag po kayo maniniwala na laya na po yan ha. Joke lang po yun. 30 minutes lang po siya nakalaya. Ngayon po ay nandun, nakakulong po. At hawak po ng korte. At abangan natin mga kababayan yung pagbabalik dito ni Tevez para po siya ay humarap. Yung mga kababayan ha. Para po siya ay ayan ha. Cute. Para po siya ay tumayo harapin itong kanyang kaso. So isa po ito sa tatlong pinagtatanggol ng mga DD shit mga kababayan. Nakabilib talaga ako sa mga DD shit eh, no? Yung mga wanted, yung mga pinagbibintang ang mamamatay tao, yung mga rapist, yung mga killer. Si Bantag din, ganun din. Si Bantag, eto, si Kibuloy. Yan yung mga pinagtatanggol ng mga DD shit, di ba? Kaya ako nagtataka saan kumukuha ng lakas ng loob at tibay ng tibay ng loob na ikaw ay pumanig dito sa mga taong ito na naharap po sa patong-patong na kaso. Oh, murder, homicide, lahat po, pagpatay. Kay Percy Lapid, kay Governor Digamo, tapos pangre-rape ng minor na edad. Kaya dapat susunod si Jay Guevara, sumunod na rito. Dapat makasuhan na rin yun eh. Kasi sinamantala niya yung kahinaan ng bata. O, di ba?
So, mananagot yun eh. Kahit pa sabihin mo na ano pa rin yun, abuse pa rin yun, child abuse pa rin yun eh, di ba? Tapos ito. Oh, ayan, mga kababayan. Oh, cute. Ngiting-ngiti. Eh, nakalaya siya ng 30 minutes tapos binalik po uli. Patawa rin itong Timor-Leste. No? Pero parte yun eh. Parte yun ng due process, mga kababayan. Ah, baka sabihin nyo, ano ba naman itong Timor-Leste? Pinalaya tapos binalik din. Ah, hindi, baka sumikip lang yung poses, mga kababayan. Na tinanggal. Sige, picture-picture ka muna. You take pictures with your attorney. Then your pants there. Then show to the Filipinos that you are already released. Then afterwards, after 30 minutes, come back here. And I will poses you. And go back to ano, to jail. Ang problema, hindi pinos ni ano, ni Attorney Topacio yung ano, yung pagkakahuli uli, pinos lang. Yung nakalaya. At yung nakaano siya. Nabalita tuloy na nakalaya niya. Hindi po, mga kababayan, hindi po nakalaya. Pinalaya lang 30 minutes pero binalik din po sa kulungan. Ayan. Kaya yung ngiti ni Tevez, kalahati lang, mga kababayan. 30 minutes ng ngiti. Yan po. Si Congressman Arnulfo Tevez Jr. So ayun, mga kababayan, ha, abangan natin ang mangyaring extradition na proceedings dyan po sa Timor-Leste. At abangan natin itong ito umaasa, ang DOJ naman ay umaasa na ibabalik na itong si Arnulfo Tevez Jr. dito po sa Pilipinas, mga kababayan, para po harapin ang kanyang kaso at mabigyan po ng ustisya yung mga biktima ni Arnulfo Tevez Jr. Alright, so yun lang, mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To ay sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.